Banal na Diyos, dakilat makapangyarihang Ama, Diyos tumilika ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli po sa mga oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, inulubalhati, dadakilat, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa iyong walang tigil na kabutihan at katapatan sa aming lahat upang kami po ay handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katwiran. Lobi mo nawa na kami po ay inyong samahan. Muling iyaw na iyong mapagpagpagiman ang kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may sakit at karamdaman sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng pinanghihina at bibigatan ay inyong pag-aanin palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingan ay itataas inyong pagkaloob at tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po ikit sa lahat ang bawat sandali at ang mabuting balita ang ating iyahatin upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig na siya maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot na langin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you.
sumayin niyo ang Panginoon. As well rin. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew. Matthew chapter 28, verses 16 to 20. Ebanghelyo ayon kay San Mateo, pangkabanata'y 28, simula talatang 16 hanggang 20. At ganito pong mababasa sa wikang Ingles. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age." Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilan nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ay pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Para na po kayo maupo sa napagandang presensya ng buhay ng Diyos. Amen. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. At pinagpalang hapon sa lahat ng nanonood sa Facebook Live ni Sister Estela. At maging sa Kapamayagan TV channel sa YouTube at Facebook. Saan man dako kayo nandoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, lagi po ninyong tatandaan, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyong buhay. Amen. 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 Our preaching headline para sa linggong ito, tatawagin natin Great Commission of Jesus. Dakilang pagsusugo ni Jesus. So, ginagunita ng ating simbahan ang maluwalhating pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa langit. At the same time, ipinagdiriwang din ng ating simbahan ang pandaigdigang linggo ng komunikasyon. Kaya ginagamit ng Diyos ang pamamaraan katulad ng radyo, telebisyon, print, at maging ang social media to propagate and to proclaim God's living word. Amen. Yung mga umimen, may magandang bagay ang narinig sa kanya. Kaya't sa atin pong natong hayang ebanghelyo, so bago po umakyat ang Panginoong Jesus sa langit, ay may mga katagang kanyang inihahayag sa mga alagad. At yan ay tinatawag na dakilang pagsusugo. The Great Commission. Kumbaga, ibibigyan ng Diyos ng dakilang komisyon o dakilang pagsugo sa mga alagad para
ang mga gawain na matapat ipagpatuloy ng Panginoong Yesus ay itutuloy ng mga alagad ng ating Panginoong Yesus. At ako'y niniwala na katulad dito sa daong ito, kung may pananampalataya kayo at hindi kayo nag-alinlangan sa salita ng Panginoon, that means tunay nga na may magandang bagay ang darating at naghihintay sa buhay ninyo. Purihin si Yahweh ang siya na malaki. At lalo na kina-shout out ko na agad ang mga nanood sa FB Live ni Sister Estela. So ano ang dakilang pagsusugo na inihayag ng Panginoong Yesus? What are the great commission Jesus stated? First and foremost, know that all authority in heaven and on earth has been given to our Lord Jesus. Sabi po yan ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 28 verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay naibigay na kay Kristo Yesus. Para no? Para gumawa ng mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Amen! Amen! I believe that the miracles of God will happen not only here in this place but all over the world. Amen! Amen! Kaya sinubo tayo ng Panginoon upang ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay naibigay na kay Kristo at may papasa rin sa ating lahat ng mga tinawag ng Diyos upang ang mabuting balita ay patuloy na maihayag. At ako'y niniwala na kayo mga nandito sa tahanan ni Sister Saning, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa bawat isa. Amen! Amen! So yan ang unang bagay na dapat nating tandaan. All authority in heaven and on earth has been given to Jesus, and which will be take over into our lives. Second is, know that we must go and make disciples of all nations. Pumayo tayong lahat at gawing alagad ni Kristo ang lahat ng bansa. Maliwanag ang sinabi ni Jesus sa verse 19a ng Matthew 28, Therefore go and make disciples of all nations. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. At anong sinabi ni Jesus sa Matthew 24:14? And this gospel of the kingdom will be preached into all nations, into all the world, as a testimony to all nations, and then the end will come. At ipinahayag sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y mahayag ng lahat sa kadarating ang wakas. Amen! Amen!
palakpakan natin ang Panginoon. Napakaganda ang testimonya na narinig ko kanina. Katulad na ang sabi, birthday ko sa Sabado. Amen. Natural yan. Pinadagdag at pinadagdag ng Panginoon ang panibagong taon kada celebrate ng birthday sa bawat isa upang patuloy na pagpalain ng buhay banal at makapangyarihang Diyos. At umaasa ka, at umaasa rin ako through the powerful miracles of God that Brother Bing will continuously recover and fully recovered by the grace and power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Kaya't bato-bato sa langit ang tamaan ng mensahe kapahayagan ng buhay ng Diyos. Huwag po sa akin magingit-ngit at magingit. You know why? Sapagkat ang pikon ay laging talo. And speaking of talo, sabi ng isang game show host na matagal na minobroadcast, you are the weakest man. Diba? Purihin natin ang malakas sa buhay ng Diyos. Amen? Amen. So yan ang pangalawang bagay na dapat tandaan. Go and make disciples of all nations. Then the third one is, know that baptize everyone in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Matthew 28:19b. Binyagan o bautismuhan ang mga mananampalataya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Because those that the Father, the Son, and the Holy Spirit is the blessed Holy Trinity in one God. Amen. Kaya sinabi ni Jesus, baptizing them. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya iba, nasa in the name of the Father pa lang, ang iba, mga pangurus, nagmamadali. Kaya sa prayer meeting, pag sinabi, in the name of the Father, nagtapos agad, kaya sabi, Father pa lang, hindi pa okay magmadali. Amen? Nasa Father pa lang, nagmadali ng mag-sign of the cross. Bakit? May importanteng lakad ang iba eh. Amen? Kaya, yan ay yan ay proklamasyon ng ating pananampalataya. At kapag tayo'y sumampalataya sa kabanal-banalang santatlo sa iisang Diyos, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Amen! 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 Amen po ba? Amen! Believe what the Lord promised. Baptizing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen? And finally, hindi na tayo magkakanta ng finally kasi hanggang alas 4 tayo ng hapon. If I'm not mistaken, know that teach everyone to obey all He had commanded us. San ko po hinango? Matthew 28:20. And teaching them to obey everything I have commanded you.
and surely I am with you always to the very end of the age. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Turo ang sumunod sa lahat ay pinapagawa ng Panginoong Yesus. Pag sinabing pumalakpak ng malakas sa Panginoon, pag sinabing sumigaw ng malakas sa Panginoon, pag sinabing yumuko ng ulo ng pito, purihin natin ang Panginoon. Amen. Amen. Siguro ang tingin ng iba, mga sira ang ulo. Maliwanag na sinabi, di baling masira ang aking ulo, yan ay para sa Panginoon. Amen! 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 Believe it or not, always teach to obey everything the Lord Jesus commanded us. And the promise of the Lord is this, I am with you always to the very end of the age. Amen. Alam nyo, yung sinasabi daw ng balita ng mundo, May 21, 2011, ang mundong ire, tapos. December 21, 2012, ang mundong ire, tapos. Ang tanong, nangyari ba sinasabi ng mundo? Hindi. Napakaliwanag ng sinabi doon sa pagpaparangal ng kabanal-banalang santatlo, ang sabi, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. World without end. Ang mundong ito walang katapusan. At ang totoong katapusan ng daigdig sa ating buhay ay ang kamatayan. Kaya darating tayo din sa panahon ng pagpanaw. Bakit? Mararanasan natin ang pagpanaw na yan. Sabi nga ng sulat sa mga Hebreyo, itinakda sa isang tao ang minsang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Kaya, yung sinasabi ng mundo na end of the world, parang ang tingin ay tinatakot ang tao. Pero kapag pinakinggan mo ang Panginoon, kapag pinakinggan mo ang salita ng Diyos, at sinabing, I am with you always to the very end of the age. That means, God loves every one of you. Amen! And God also loves those outside. Amen! And God loves also on this Facebook Live. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Ang tanong, mahal niyo po ba ang Panginoon? Amen! Tingnan niyo ang katabi. Yeah. Purihin natin ang Panginoon na malakas. Yung mga tumingin na yan, yan yung mga taong nagmamahal kay El Shaddai. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Despite of situation happened, hindi tayo kahit pinabakaya ng Diyos. Amen. Kahit pangulong ng dogs yung mga umakit sa taas.
Amen. Amen. Huwag natin isipin. Huwag natin pansinin yung mga umatahon na aso. Kahit umakyat pa mga tao. Amen. Amen. Because the Lord is with us always, even to the end of age. Amen. Remember. Remember me. The Lord is with us always. Amen. Amen. Kaya mahalaga ang dakilang pagsubo ng Panginoon. Una, know that all authority in heaven and on earth has been given to our Lord Jesus. Pangalawa, we must go and make disciples of all nations. Pangatlo, baptize everyone in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And the last one is, teach everyone to obey all He had commanded us. Amen. Amen. At bilang pangwakas ng ating pagninilay sa hapong ito, sa pagsikat ng liwanag, naghihintay po sa atin ang pag-asang galing sa Panginoon. Amen. Amen. Are you learning this message? Amen. Kung natutunan niyo po ang mensaheng ito, ibahagi sa iba ang mensaheng ito. At upang sa gayon, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Amen. 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 Sa oras na ito, tayo po'y tumayo at ating iyoko ang ating mga ulo at bilang simpleng dalangin, sabay-sabay nating awitin sa pagsikat ng liwanag, pag-asay, naghihintay. Sa bawat oras at araw, ikaw ang palakasan mo. Oh,
salamat kami sa iyong walang tigil na kabutihan at katapatan sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong kalakasan na ibinibigay sa amin upang kaming lahat ay patuloy na mapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng ubasan ito. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyong walang tigil na kabutihan at katapatan sa amin. Patuloy mo pagpalain ang lahat na nandito sa tahanan ni Sister Sunny at kayong din sa mga nanood sa FB Live na ito. Patuloy niya rin pong pagpalain, sundan ang iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Pagpalain mo rin po ang mga nagdiriwang ng kaawan sa buwan na ito. Patuloy silang bigyan ng kalakasan at kalusugan upang patuloy silang makapaglingkod sa iyong ubasan. Pagpalain mo rin po ang bawat Webes hanggang sa mga tagdang araw na kami makabalik sa kapilya ng Our Lady of Fatima upang patuloy na mapupurihan at maparangalan ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin kaysa ng panalangin ng aming inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga manasalangin sa pangalan ng iyong buktong nanak, ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Hesukristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen! Lahat ay magsabi ng Amen. Amen! And may the Lord God bless us all, now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen! Amen. Amen. Amen.